Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanglong po. So, update lang tayo guys. Kung natatandaan nyo, ito yung ating bonsai na naninilaw ang kanyang dahon maski bigyan ko ng abono. So, inobserbahan ko yon. Every week, nagbibigay ako ng abono para lang magkaroon ng kulay green. Mabago ang kanyang dahon. Okay? So, ito na siya ngayon. Okay? Pero bago natin ipakita ito, mag-throwback muna tayo. Ano ba yung ginawa ko doon para bumalik ang kanyang healthy na dahon? Okay? So, ating alamin. Panoorin muna natin. Natatandaan nyo ito. Ito yung binili natin. Kahit anong gawin ko sa pagbigay sa kanya ng abono is ang kanyang kulay ay ng kanyang dahon ay kulay dilaw pa rin. So camera ipalapit mo. So makikita nyo dito is nagkukulay dilaw pa rin siya. Okay? So meaning yung kanyang lupa maski yung kanyang mga tumubong ano is kulay dilaw. Yung kanyang lupa ay acidic. Okay? Hindi na maganda yung kanyang lupa. Kaya kahit anong bigay natin ng abono, hindi siya nagkukulay green. Okay? So, ang gagawin natin ngayon dito is palitan yung kanyang pinaka-medium. Okay? Palitan natin ito ng buhangin and then pinaka-basic kung ano ang gagawin natin kapag tayo ay magre-repot. Kailangan na nating palitan yung kanyang pinaka-medium. Okay, yung medium yung pinakalupa niya dahil maaring acidic na ito, hindi na maganda sa ating halamang bonsai. Okay? Kailangan nating i-uproot para mabawasan ng lupa at the same time yung kanyang mga ugat ay makita din natin. Ayan, tinanggal na natin dun sa ano niya at bawasan lang yung lupa. Okay? Not 100% na tanggalin natin. So, ganito ang ating gagawin kapag tayo ay mag-a-approach ng isang halaman. So, kailangan natin dahan-dahanin. Okay, para hindi naman gano'ng masaktan yung kanyang ugat. At the same time, gusto kong makita talaga yung nibari nito. Yung kanyang pinaka-puno or pinaka-paa. Okay, yun ang gusto kong makita. Kailangan palabasin natin yung maganda niyang nibari. So, unti-unti na nating nababawasan dito ang kanyang lupa at lumabas na rin ang kanyang ibang mga ugat. Agoy. Shout out sa mga mahilig sa mga ugat. Ayan, lumabas na. So, tanggalan natin ng ugat. Dahil sobrang dami na pala. So malapit na siyang mag-root bounded. At baka isa yon sa dahilan kung bakit naninilaw ang kanyang mga dahon. So ayan, at natanggal natin ng ibang mga ugat nito. At sana magkulay green ang kanyang mga dahon after may repot. Palitan natin ng buhangin. Okay? Para titignan natin kung magkukulay green ang kanyang mga dahon. Dahil kulay dilaw eh. Kung sa tao, para siyang mayroong hipa. Yan mo oh. Kulay dilaw, dilaw na dilaw. So hindi maganda yung kanyang soil. Okay? So ganito yung kanyang magiging position, na final position guys. Dahil kanina nakaganito. Ganyan yung position niya.
Okay? Itinumba lang natin pa ganun konti. Okay? Isiksik natin yung buhangin para walang puwang sa kanyang mga ugat dun sa ilalim. Yan. So, ganun lang ang ating gagawin. At kung pagkatapos nating mailagyan ng mga buhangin, masiksikan ng buhangin, ito naman ay ating itatali para make sure na hindi ito magalaw kapag ito ay nauga. So yan, ito na yung kanyang kinalabasan. Itinali muna natin ha, para hindi magalaw. Okay? Kanina, nagputol tayo ng mga ugat. Okay? So kapag tayo ay nagpuputol ng ugat, para maiwasan na mamatay o manghina or ma-stress ang ating halaman, kailangan natin itong kalbuhin. Bakit natin kalbuhin? Okay? Dahil nasaktan yung kanyang ugat. Nagputol tayo, nagbawas tayo. Okay? Eh marami siyang papakainin dito sa parting taas. Okay? Kailangan nating tanggalin yung kanyang papakainin. Ano ba yung kanyang pinapakain? Ang kanyang pinapakain, ito yung kanyang mga dahon. Okay? So, katulad ng tao din, parang ikaw, agboy. Kapag katapos masaktan, hindi ka makakakain. Shout out sa mga nakaranas noon, agboy, agboy, agboy. Diba? So, kailangan natin tanggalin yung kanyang mga dahon para wala siyang papakainin. Okay? So, yun ang basic na dapat gawin kapag tayo ay nagri-repot ng isang bonsai. Kapag tayo ay nagbawas, basta kung ginalaw mo sa parteng baba, galawin mo din sa parteng taas. Agoy. Sana all. Okay? So let's start para tayo ay makapag-umpisa na sa pagkalbo. Okay? Tanggalin lang natin yung mga dahon. Dahan-dahanin lang natin para hindi tayo mabalian ng sanga. So magpapanabago din ito ng tubo ang ating mga dahon. So titignan natin dito kung magkukulay green. Okay? Mapapalitan ng kulay green, hindi na kulay yellow. So kahit anong ginawa ko dyan, kulay yellow pa rin talaga. Yan. Yun. So nakita nyo na yung kanyang ano, dapat may masilip doon. Okay? So ito yung kanyang kinalabasan. Abangan natin ito kung magganito pa rin ba pagtubo ng ugat ay ng kanyang mga dahon, kung kulay yellow pa rin ba. Gusto ko kulay green na. Okay? Yon. Napanood nyo na kung ano yung ginawa natin. Inaprot natin, tinanggal yung mga medium niya, yung pinakalupa niya, dahil nakita natin doon or nalaman natin na acidic na dahil hindi nagbabago ang kanyang dahon maski bibigyan natin ng abono. So hindi maganda yung kanyang soil. Okay? So pinalitan natin ng medium na buhangin. Ito na siya ngayon. Ito na yung kanyang kinalabasan at ipapakita natin yung kanyang dahon kung nagbago ba o hindi. Okay? Kung mapapansin nyo, nawala na yung kanyang dahon na kulay dilaw. Okay? Nagkulay green lahat. Okay? Yan. So, maganda yung resulta ng ating ginawang pagpalit ng medium sa kanya. Yan. Kung iikutin natin, kita nyo naman, oh, nagkukulay dilaw, ay kulay red ang kanyang dahon. So maski dito, lahat nagkukulay red. So ibig sabihin,
healthy ang ating halaman. Okay? So, maganda yung resulta ng ating ginawang bonsai. So, antayin na lang ulit natin na pwedeng i-wire itong mga to para ma-wire natin. Okay? Hanggang sa pakapal na lang pakapal. Yung mga nakita natin dito na tumubo, antayin lang natin ito na lumaki pa konti para ito ay ma-wire natin hanggang sa pakapal na lang pakapal. Okay? So, ganun lang ang ating gagawin. Kapag nakita natin yung ating halaman na naninilaw, maski bibigyan natin ng abono, 3x14, okay? At hindi nagbago ang kanyang dahon o itsura, hindi nagkulay green, i-uproot mo na dahil ang kanyang medium o yung pinakalupa ay hindi na maganda or acidic na. Okay? Sundan nyo yung aking ginawa. Uproot and then tanim ulit, kalbuhin at punta ulit doon sa may mga araw. So abangan natin ito hanggang matapos. I-update natin hanggang matapos. Napakagandang bonsai ito. Okay? So maraming salamat at nasamahan nyo na naman si Bonsai Stang Lumpo hanggang sa muli. Bye-bye!